Ay, sayang good morning mga kamot-mot. So, nandito tayo ngayon sa Kawasaki Cavite Leisure Bike. So, ayun, bagong renovate kasi ang kanilang showroom. Kaya, ngayon lang ako nakapag update ng Kawasaki Big Bike Price List ng Kawasaki Imus Branch. Okay, so ayun, shoutout muna sa Kenken Motor Insurance and sa mga kagrupo ko sa Cavite Big Bike Club. Then, sa kagrupo kong isa sa Cavite Bristol Riders Club ng Cavite. Ayun nga, kasi Cavite, no? So, ayan, nandito tayo ngayon for the updated big price list ng Kawasaki 2024. So, ilalagay ko lahat ng mga price list. Then, together with the installment basis ng mga unit. So, dati hindi ko nilalagay. So, ngayon ilalagay ko na para hindi na kayo mahirapan. So, ikutan natin lahat from sports bike, naked bike, classic bike, then dyan parte sa likod, meron tayo dyan mga off-road bike, touring bike, naked bike. So lahat na nandito na unit, ibibigay ko sa inyo yung updated price list ng 2024 Kawasaki Leisure Bike. Okay, so tara, huwag na natin patagalin to, let's go! Natin mga kamot-mot yung sports bike, the adrenaline bike. So ito, yan, unahin natin yan. Okay, so dito makikita nyo yung 2024 model ng ZX6R. So inline 4, this is mas famous nung kilala nilang 636. So yan, this is the new model ng ZX ng 2024. So ang price range nito or yung price nito 2024 price, so meron tong price na 707,000 pesos. So this is the 2024. Yan, ikutan ko ng konti. Yan, so para makita nyo mga kamot-mot. So ito, meron akong separate video na ito. Kung gusto nyo makita yung full detail, yung full specs and pictures ng bike. So now, ano lang tayo, prices lang, updated prices lang ng mga unit dito. And the famous, ito yung best seller nilang beginner bike. Ayan, the Ninja 400. So the price of this one is 340,900,000 pesos. So walang nabago. So ang model nito is 2023 pa, wala pang 2024 na model. So this one. So ang previous nito, yung mayroon siyang lining na color gold. So this one is meron na siyang trademark color ni Kawasaki na green. So ito. So this one mabenta to. So ito yung ano nila, pinaka best seller nila pagdating sa big bike entry ng Kawasaki. Yan. Okay. So next is sports bike. So meron tayo ritong the ZX25R. So ito ang 2024 model nila. Yan. So yan yung 2024 model ng Kawasaki. So maraming na bago, nagkaroon siya ng tank na silver. Then may lining na blue, light blue. Yan. So same. Wala nang naging nabago rito. Yun lang yung design. Yan. So ang price niyan is 393,900,000 pesos for the ZX25R standard. So ang SE is 442,000 pesos. So yan yung price nila. So wala lang demo or wala lang display sila rito ngayon. So pero same lang yan, yung pagkakaiba lang yan, nagkaroon siya ng all-in shock, quick shifter, mga ganun. So meron yan, meron din akong separate video nan para makita nyo kung ano yung pagkakaiba ng SEND standard. So yan, kategory ng sports bike, this one, the Ninja 1000SX. So this is my dream bike. Yan mga kamot-mot, yan talagang aking pinapangarap na magkaroon.
So this is a 2023 model, so wala pang 2024. So the price of 718,000 pesos. Yan. Yan yung Ninja 1000. So hindi naman sila nagtaas ng price, same lang as 2023. Yan. Soon, soon magkakaroon tayo na to. Okay, so next, move tayo sa naked bike. So from sa ngayon kasi walang, wala na kasing Z400. Yung Z400 kasi ano to, malungkot na balita or katotohanan. So wala na kasing Z400. Ano na nila yun? Pinace out na nila yung model na Z400. Kung magsisimula ang Z400, ang pinaka mababang displacement nila is yung Z650. So ito yan. Ayan. Ipapaliwanag ko bakit wala na ang Z400 pag napuntahan ko yung pumalit. Okay? So this one, the 650 ng Z650 ng Kawasaki is priced for 423,000 pesos. So this is the 2023 model. So wala pa rin bagong model sila ng 2024. So this is the 2023. Ayan. So wala pang mga bagong model si Kawasaki. So same lang color variation nito. So isa lang to, isang unit lang to, same lang. And the best seller ng naked bike nila, this one, the Z1000. So ito yung pinaka best seller nila na naked bike. Yan. The Z1000. So ang dami nito, ang dami na ano nito talagang nagkakagusto or talagang sabihin na natin na hindi siya loaded pagdating sa features, pero talagang sobra stunning design, aggressive design, talagang masyadong brusque yung bike, intimidating. So napakaganda nitong ano na to. Napakagandang naked bike. So ito talaga ang pinaka the best na naked bike na nakagamit ko at nakita ko. So this is the Z1000. So shout out sa mga kagrupo ko na Z1000. So the price of Z1000 is 710,000 pesos. So yan yung model ng 2023. So wala pa din silang updated na model ng 2023. So meron siyang green, gray. So same lang nung 2022 na model, pero yung colorway lang yung bago. So yan. So sa price na 710,000 pesos, makukuha nyo na yung Z1000 ng Kawasaki. Okay, so move tayo sa adventure bike. So meron tayong adventure bike dito. So this is the lowest displacement ng adventure bike ni Kawasaki, and the lowest the lowest displacement, the 650, the Kawasaki 650. So two cylinder or parallel twin engine. Yeah. Okay, so the price of this 2023 Z650 versus 650 is 499,000 pesos. Yun gusto ko lang lahat ng mga unit na nandito bukod sa price, may installment na nakalagay diyan sa unit or dyan sa screen, makikita nyo yung installment ng bawat unit. Okay. So this one is the 2024 versus 1000. So ito yung inline four, mas malaki doon sa 650. So this one is the versus 1000. Yan. So the price of versus 1000 is 959,000 pesos. Yan yun. SE. Ito yon. So medyo mas malapit, ito yung nandito sa kabila. So this one is the versus 1000. So ito, sa mga pagod na sa adrenaline bike, pagod na sa mga naked bike, so dito kayo sa adventure bike, walang masakit na katawan, walang sakit ng mga kasukasuhan marito. Sa sobrang comfort dalhin. So medyo mabigat lang, so 240 plus 46 kilos, ganun. So this one is the 2024 versus 1000.
So meron din akong ano niyan, separate video kung gusto niyo malaman kung ano mga specs and pictures ng bike. Hanapin niyo na lang mga kamot-mot, okay? So next, move tayo sa classic bike. Okay, from this small displacement. So ayun, this one is the Eliminator. Pero meron kasing dalawang unit si Eliminator. So this one is the special edition. And the other is the standard. So the color variation ng standard is gray. So wala sila yatang display ngayon. And the special edition is yung black. No, yung pagkakaiba nun. So pagkakaiba nun is yung this one, the charger. So meron yung charger yung special edition. Then yung head light niya, yung cowling, may extra cowling. Yun naka ano lang, ang rounded headlight lang. So gusto mo panood yung review ko ng Eliminator, honest review, full review ng bike. So tingnan niyo na lang yung aking page. Meron akong full review ng Eliminator. So standard ang ginamit ko doon, so hindi SE na tulad nito. So magkakaiba lang noon, walang ganito. Protection sa shock, sa front shock. Yun standard wala. So yun, panoorin niyo na mga mot-mot. Yan, okay? So, mabalik tayo. So, Eliminator 450. Kaya talaga inalis si Z400 kasi nilabas na si Eliminator 450. So, yun talaga yung pinaka-mixing explanation bakit nawala si Z400. So, dahil nilabas tong si 450. Yung nag-based, ang bago nilang entry na lowest is yung 450 na Eliminator. So, yun ang mixing explanation. Okay, so the price. So standard meron siyang 360,000 pesos pagdating sa standard ng Eliminator. And the special edition, this one is the black one, is 380,000 pesos. So, ang pagkakaiba lang is 20,000 pesos price difference ng dalawa. From special then the standard. So, kung okay naman sa yung black, okay lang, 20,000 ang price difference. Kung medyo nagtitipid ka at gusto mo Eliminator, doon ka sa the gray one, para medyo less ka ng 20,000 pesos. Okay? So, yun, panoorin nyo mga mot-mot yung review noon para makita nyo. Okay? And the next one is the Z650 RS. So, ito 2022 model pa to na mga nandito ngayon. So, wala pa silang updated na design. So ito pa rin yung kanilang model sa ngayon. So merong ano to, dalawang variant. So meron tong ano, tinatawag nilang 50th anniversary. Alam ko red yun eh, parang maroon or parang red color. Pero this one is the RS na model. So the price of this RS is 469,500. Yan. So yan yung price niya for today. Okay mga mat-mat. So yan. So 2022 model I think, pero alam ko 2022 to kasi wala pa silang in-update. So this is the another classic bike. Category as classic. Yan. Okay, so next natin is yung the Vulcan. So dalawa dito yung Vulcan na unit. So this one is the Vulcan 650S. Then this one is the new Vulcan 900 Custom. So ang ganda ng kulay niya, para siyang hawig doon sa Eliminator na colorway. So hindi ko alam kung gray or black. Yan. So this one is the 900. Yan. So magandang design yan. So meron na kasing custom noon na parang kulay blue and orange or yellow yata noon. Pero this one is nagkaroon sila ng bagong colorway. So parang sobrang eye-catchy siya dahil nabago yung colorway niya. Okay. So this one is the 2024 and this one is the 2023 I think. So the price, so Vulcan S650 is 415 and the Vulcan 900 custom is worth 665,000 pesos. So ito yung price ng dalawang ngayong Vulcan unit na nandito ngayon sa showroom. Okay, so next is the biggest and pinaka bulky intimidating bike
the Vulcan Vaquero. So ito yung mother of the Vulcan. So napala yan, no? Yan. So the Kawasaki Vulcan Vaquero. So nagtatanong ako, magtataka kayo, ano ang engine nito, displacement nito? So meron tong B-twin 1700 cc. So 1700 displacement itong bike na to. Okay. So sa price, ito yung price nito. So the Vulcan Vaquero is worth of 1.50. So 1,050,000 pesos. Yan yung price niya ngayon. So maganda to, kumpleto na eh. May funny ears ka na, may antenna ka pa, kung may radio ka, yon yung display or funnel niya, sobrang classic. Wala kang makikitang TFT. So ito talaga manual lahat nandito. Yan, speaker. So napakagandang cruiser na bike. Vaquero, Vulcan Vaquero. So crash guard na, so laki ng putres to, forward control bike. Grabe, laki. Okay, so the next one, meron tayong mga in off-road bike na nandito. Ayan. So meron tayo ito na ano ko to, mga kamot-mot, nabigyan ko to ng isang magandang store review. This one, the KX300SM. So ito yung super moto mode nila. Yan, yung bike na yan. So limited edition lang to. So sa mga gusto makita yung full ano ko neto, full review na store review, panoorin nyo yung ano ko, nasa video, nasa channel ko, panoorin nyo yung exclusive review na itong bike na to. So the price of KX300SM is 320k. So ayan, sa gusto mapanood yung yan, sinabi ko kanina na gusto mapanood ng exclusive story view nitong bike, meron akong video, hanapin nyo na lang kung ano yung mga naka-install dyan, kung ano yung kagandahan niyan. Okay? So this one is the KLX150. Ayan. So the KLX150 is 134,900. So ito yung bagong demo nila, item, unit nila or model nila ngayon na 2024. So may variant silang iba na hindi nyo lang makita yung ano, ibang yung kulay nila dati na ano lang, green, mga ganun. So lumalabas na ngayon si Kawasaki sa comfort zone nila pagdating sa colorway ng bike. So ito na panibagong kulay nito eh. Okay, so this is the KLX 2024 150. So price 134,900. Okay. So street legal? Same street legal. Kasi mayroong mga hindi street legal na off-road bike like this one. So the KX250X, yan, non-street legal yan. So 419 price. Ito yung promo price from 450. So naka-promo siya ngayon, so 450 naka-less siya, so 419 na lang. So ang ano neto, ang promo period neto, hindi ko lang alam kung hanggang kailan. Hanggang siguro naka-post to. Ayun. So kontakin niyo na lang ang number na ibibigay ko mamaya sa end of this video. Okay, so this one is the KLX 230. Yan. So street legal din yan, yung bike na yan, yung KLX. So from 196, naka-discount din siya ngayon. So price niya is 190,000 lang, from 196,000 pesos. Okay, street legal, non-street legal, street legal na itong mga to. Okay, so ayun, punta natin yung another or remaining na off-road bike dito sa bandang dulo. Okay. So this one is the KX250X. So same lang to nung nandun kanina na non-street legal. Okay. Yan. Lagyan natin ng magandang liwanag. Okay. So this one is the KX250F. So F and X. Yan. So this non-street legal din to, mga amot-mot. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin to sa normal na kalsada natin dito sa Pilipinas. So magagamit mo lang to mismo sa
track, sa off-road track or sa trail. Ayan mga kamat-mat. So from 461,000 pesos, so ngayon 429,000 pesos na lang siya. So naka-less siya ngayon. Almost 30k. O yun. So yan yung price niya ngayon, 429,000 pesos from 461. Ayan mga kamat-mat. So yun, mapapansin nyo, lahat ng mga off-road bike, wala po siyang installment. So hindi po ito pina-installment kasi mga production bike to. So this is only for cash. Ayan. Yung mga off-road bike natin, only for cash lang yan. Hindi yan kasama sa installment ng hindi tulad ng mga leisure bike. Okay. So the last one, so ito yung ano, kung ikaw ay gusto mag-expressway, dumaan, nagko-commute ka from Manila, Bulacan or nearby ang trabaho mo sa Metro Manila ka. So pwede mo magamit 'to, the Dominar 400, the expressway legal 'to. So ito yung pinakamurang 400cc ng Kawasaki. So the Dominar 400. So itong Dominar na 'to naka touring setup na 'to. So meron tong mga guard ng liver guard, naka visor na rin, meron na rin siyang crash guard, meron na rin siyang backrest na maliit, then naka-ready na yung tail box, yung ano, top box niya, bracket. Yan. So the Dominar 400. So ang tanong, magkano nga ba? So yung price nito of Dominar is 208,900. The Dominar 400 touring setup 2024. Okay? So yan mga kamot-mot. This is the Dominar. Pero actually meron pa pala akong isa nakalimutan na off-road bike. So ipapakita ko sa inyo. So ito yung bagong-bago ngayon, yung the KLX 230 RS. So ang ibig sabihin, RS is non-street legal. So yan. Shout out kay Maram Johan. Okay, this one is the KLX 230 RS. Ang ganda na ito. Ang ganda ng colorway. Nakakatuwa. Bagong-bago yung ano. More on dark side ngayon si Kawasaki. Hindi tulad ng karang puro green. Ngayon, ano, lumalabas sila ng mga ganitong colorway. So, this is a production bike also and non-street legal. The KLX 230 RS. So, ang ganda, no? So, bagong-bago pa to. Kararating lang ito. Wala pang isang linggo to rito. So, yan. So, magkano yung price? So, sa price na ito is 199,000 pesos. So, na mapapansin nyo, medyo mahal yung mga production bike. Totoo talaga yung medyo mahal kasi mga ganda yung parts na ginagamit na in-equip dyan, yung nilalagay nila dahil syempre ginagamit ito sa mga pambrutalan ito, pang mga rough, mga trail, mga ganon. So, yan yung ano talaga yan. Kailan mo, ang haba ng ano ito. Yung travel ng shop, sobrang haba. Yan. So, yun. The KLX 230 RS, 199,000 pesos. Okay, mga mat-mat? So, so this is the 2024. Ayan, mga mat-mat. This is the 2024 big bike price list updated ng Kawasaki Cavite Leisure Bike. So, yun, lalagay ko yung contact number dyan sa baba para makontakt nyo si Ma'am Erica Reyes para sa installment and cash ng mga unit na nandito ngayon. And kung gusto nyo yung financing, pwede kayong i-assist. Yun, nilalagay ko rin number dyan ni Ma'am Camille Hernaez para makontakt nyo, makausap nyo kung ano yung pwedeng may tulong nila para makuha nyo yung dream bike nyo na lalong-lalo na kung Kawasaki enthusiast ka or brand, favorite brand din Kawasaki. Okay, so ayan, so I think sobrang haba na nung episode natin for today. So yun, gusto mo nang pasalamat syempre sa Kawasaki Leisure Bike Cavite, Wheeltech, Ken Motorcar Insurance, and also sa mga nanonood at nag-aabang ng aking price list ngayong 2024. Okay, so sana may nakuha yung tips and idea sa episode for today. So hanggang sa susunod na episode. So this is Ironman. See you in the road. Peace out.